ko ang pag-uusapan naman natin yung pag-organize o pag-sponsor o pag-re-recruit o pag-invite ng mga tao para sumali sa inyong negosyo. So, napag-usapan natin yung una is yung produkto, yung company, yung produkto, yung compensation plan, yung sponsor, and at the same time, yung training. So, ito, more on parang ginagawa mo na yung negosyo. So, paano natin magagawa itong negosyo? So, may mga steps tayong gagawin upang matutunan natin itong negosyo ito. Pero kailangan itong steps na ito, kailangan pag-aralan nyo. Sino-sino ba ang una mong dapat na aalokin? O sino-sino ba ang dapat mong i-sponsor? Sino-sino ba dapat mong iimbitahan? Siyempre, mag-uumpisa ka sa mga tinatawag na KKK. Kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapatid, ang kapitbahay. Parang nang sa ganun, at least kilala ka na. Unahin mo sila dahil kilala ka na, at the same time, andun yung tiwala nila sa'yo, at andun din yung ika nga, kapalagayan mo ng loob. Yun. So, unang-una, yun muna yung mga KKK. Kamunang lumayo, unahin mo muna yung KKK, tapos ihanda mo sarili mo. Siyempre, unahin mo muna yung pag-aralan ng negosyo ito. Hindi naman pwedeng alok ka lang ng ulok. Kahit mga kakilala mo yan, mga kaibigan mo yan, eh, hindi naman basta-basta yan maniniwala kung ang negosyo mo ay hindi mo kayang ipaliwanag. So, unang-una, pag-aralan mo yung produkto, pag-aralan mo yung kumbanya, pag-aralan mo ang negosyo, and then kapag handa ka na, ready ka na, then tsaka mo sila alokin. Tsaka mo alokin yung mga KKK. Kumunang lumayo. Kasi yan yung mga tinatawag na warm market mo. So KKK ang tawag dyan. Okay? So umpisahan mo yan. Siguro, pag ready ka na, mas maganda kung umpisahan mo kaagad. Kung ready ka na, kung nakahanda ka na. Ka nga, equip ka na. Huwag ka lang basta-basta magmamadali kasi unang-una, itong negosyong to is medyo seryoso itong negosyong to at ang pinag-uusapan na ang dito sa negosyong ganito, yung network marketing, kapag hindi aware yung iba, actually, ang tingin nila dyan is scam. So, basically, medyo pag-aralan mo muna lahat, then equip mo muna yung sarili mo bago mo sila alokin. Tapos kapag nakahanda na ang mindset mo at nakahanda na ang kaalaman mo, hindi, tsaka mo sila alokin. Siguro sa una, ang gagawin mo dyan is isama mo muna yung upline, yung tinatawag, yung nag-sponsor sa'yo. Tapos kapag naka-ready na yung upline mo, siyempre, siya muna magpapaliwanag sa mga KKK mo, mga kakilala mo, mga kamag-anak mo. Yan. Yung sponsor mo muna o yung upline mo muna. Tapos pakikinggan mo lang siya. Ang gagawin mo, panonorin mo siya. Kapag nandiyan na siya, nag-i-explain, huwag kang sasabat o ano ng opinion mo hanggat hindi sinasabi ng upline mo. So makikinig ka muna sa umpisa. Okay? So yun muna ang munang gawin. Pag i-sponsor na yan, yan na muna yung mga kakilala mo, kaibigan mo. Right? Ngayon, may ready ka ng prospect. Siya nga pala, dapat meron kang sariling listahan ng mga prospect. At ito yung titingnan mo. Dapat yung nakategorize. Merong categorize A, categorize B, categorize C. Ibig sabihin yan, ito yung unahin mo, yung categorize A, and then categorize B, ito yung susunod, then categorize C. Ano ibig sabihin nun? Yung categorize A, basically, ito yung pera. Andang mo join ka agad sa'yo, makapag-desisyon ka agad na sumali sa'yo. Categorize B, ito yung wala pang hawak na pera, pero magkakaroon siguro 15 days from now, o kaya 30 days from now. At susunod yan, ito yung tinatawag na categorize C, ito yung wala talagang hawak na pera, totally, walang inaasahang pera. So hindi lahat ng prospect, haalukan mo nang haalukan. Kailangan, yung pwedeng mag-desisyon ka agad. Ngayon, ang susunod natin, meron ka ng prospect. Ang susunod kong gagawin mo yun, ipipresent yung presentation na paano mo ngayon ipipresent yung negosyo mo dun sa mga prospect mo. So, syempre, hindi ito ganun ipipresent mo basta-basta. Kailangan meron kang sinusundan. Magkaroon ka ng sariling formula. Halimbawa, yung sariling formula na ako ginagamit ko minsan yun sa
salitang form. So, ano ibig sabihin yun? Ano ibig sabihin ng form? Yung F stands for family. Huwag kang sasaba ka agad, no? Na present mo agad ng business. Kumustahin mo muna yung family. No? Alamin mo kung anong nangyayari sa family or anong ginagawa activities ng family sa ngayon. Parang kamustahan lang. Kumustahin mo lang muna yung mga family. Para ba nag-establish ka muna ng rapport. Huwag kang sabak na sabak, present ka agad ng business mo. Kamustahin ang family. Yun ang unang-unang gawin. Susunod na ano natin is yung O. Sabi ng O, ito yung sinasabi na occupation. Anong trabaho? Parang background checking. Parang pinag-uusapan niya yung kumusta na trabaho mo, kumusta na trabaho niya. Para bang inaalam mo lang kung ano status ng trabaho mo, trabaho niya. Nang sa ganun, nagkaroon ka ng idea kung paano ipapasok yung negosyo mo. Ang susunod, yung tinatawag na R. Ibig sabihin ng recreation. Kamustahin mo recreation niya? Kamustahin mo yung ginagawa ng tungkol sa recreation? Yung libangan niya? Para na sa ganun, karoon ka rin ng idea na ganun pala ginagawa mo sa bakanting oras mo. Ibig sabihin, kasi may mga time na hindi mo pwedeng istorbohin yung bakanting oras niya dahil meron siyang recreation. So para pag magseset ka ng appointment, dapat meron kang time. Ibig sabihin, alam mo yung oras ng prospect mo. Okay? Pangapat, yung huli, yung message. Ibig sabihin, ano yung message mo? Kumbaga, kinamusta mo na yung family, kinamusta mo na yung occupation niya, ano yung recreation niya. Then, makakakuha ka ng timing, makakakuha ka ng idea kung saan mo ipapasok yung message mo. Ano yung message mo? Ibig sabihin, yung message mo tungkol doon sa negosyo mo na ipepresent sa kanya. Right? So, basically, dapat mayroon kang formula. Huwag kang pasok ng pasok. At kung mo, nakapag-set ka na ng appointment, naandyan na sa kayo, magkita na kayo, then sinabakan mo kaagad ng negosyo. Kamustahan lang muna sa umpisa. In a matter of 5 minutes to 10 minutes na at least nagkakaroon kayo ng kamustahan. Alright? Huwag sabak na sabak sa presentation. So ngayon, na-establish mo na, nakapag-relax na kayo pareho. Kaya lang naman ang purpose ng formula na yun, ng form. At least, parang nakapag-establish na kayo. Ibig sabihin, hindi siya pagod, hindi ka pagod, relax kayo pareho. Okay, susunod ngayon, since nandun ka na sa ng presentation, paano mo nga ipipresent yung business mo? Alright, pagkatapos mo magkamusta, magpalagay ng loob. Ngayon, ang unang siguro sabak, bago mag-presenta yung business mo, sabihin mo sa kanya, naghahanap ka pa ba? O kaya tanungin mo siya, naghahanap ka pa ba? O meron ka bang plano na maghanap? Okay, may plano ka na bang maghanap ng iyong second income? O extra income man lang. Kapag may plano siya, nasagot ako nga eh, meron akong plano maghanap ng extra income. Then, baka makatulong ako sa'yo, parang may present mo yung sarili mo. Baka makatulong ako sa'yo dupol sa plano mong paghahanap ng extra income. Hayaan mong i-present ko sa'yo yung negosyo ko na meron ako ngayon, at least man lang 15 to 20 minutes. O 30 minutes ang pinakamahaba. At least, pagkasumang-ayon siya, sige, 30 minutes. O di, mag-present ka within 30 minutes. Pagkatapos mong ma-present ang business mo within 30 minutes, o di, humingi ka ng adjustment o ng dagdag na oras. Pero during the time na pinipresent ko yung business mo, sabi ko nga sa'yo, unahin mo, dapat kabisado mo. Kasi minsan, hindi mo kasama yung upline mo. Nabanggit ko sa'yo, minsan, dapat sinasama mo yung upline mo sa presentation. Pero paano kung wala yung upline mo? Sabihin, hindi mo pwedeng isama yung upline mo. Ikaw yung magpe-present. Dapat kabisado mo lahat ng area. Company, product, business, yung plan, commission, paano kikita. Then, pag pinipresent mo na yung business mo, huwag mong hayaan na ang prospect mo magtanong na magtanong during the presentation. O kaya naman, bigyan mo siya ng time para magtanong. Pwede mo sabihin, meron ka bang question? Kung pwede makontrol mo yung presentation, hindi yung sa tanong ng tanong, kailangan step by step . Ibig sabihin, may present mo yung company, ma-establish mo yung report, ng company mo, no? Pangalawa, yung product. Kasi ini-establish mo yung business mo dito . No? Hindi pwedeng pagkatapos ng presentation ng company mo, tanong ka agad siya. Unless, sabihin mo sa kanya, meron ka bang question? O meron ka bang tanong? Kapag meron siyang tanong, then magsasalita yung prospect mo. Hanggat maaari, control mo yung presentation. Pagkatapos ng 30 minutes na
na ma-present mo na yung business, which is yung hinihingi mo sa kanya, eto na yung tanong na, oh, pwede ba akong mag-present? I mean, pwede ko pa bang ituloy ang aking presentation? Kapag pumayag siya, then ituloy mo yung presentation. Alright? So, dapat meron kang respect din sa oras ng prospect mo. Hindi ko mo kaibigan mo to. Sabak ka na lang, sabak na oras. I mean, i-extend mo na lang yung oras. Umihi ka, magtanong ka. Alright? So, lagi mo tatanungin siya kung ano. Parang mai-establish mo yung, ibig sabihin, nai-establish mo yung presentation mo. Maigi na yung, ikaw din, nagtatanong ka kung ano yung hindi niya naiintindihan. O, ano, meron ba siyang itanong? Meron ba siyang question? Pagka meron siyang question, then sagutin mo yung question niya. Kapag hindi mo kaya sagutin yung question niya during the presentation, humingi ka ng parang, o sige, bigyan mo ako ng ilang minutes o kaya isang araw, alamin ko lang yung mga detalye dyan, then itatawag ko sa iyo tungkol dyan sa tanong mo. Okay? So, yun ang bagay sa during the presentation, dapat ready ka rin. Right? So, by the way, pagka nagpe-present ka, make sure na meron kang presentation kit. Hindi din pwedeng sulat lang ng papel eh, unless kabisado mo lahat. Kung meron kang presentation kit, mas maganda. At least meron kang guidance step by step. Ibig sabihin, ito yung pinipresent mo. Yung presentation kit, nandun lahat. Okay, mga pictures, mga document, yan, mga requirements na kakailanganin or posibleng tanungin ng prospect mo. So, kailangan meron kang maayos na presentation kit. Alright? And then next, pagkatapos mo i-present, of course, sa huli, tatanungin mo, ito na yung area ng closing. Closing meaning, tinatanong mo na ba how interested is he or she on your business? Ibig sabihin, kailangan ma-close mo. Whether interesado siya o hindi. Paano mo ngayon tatanungin? Pag ang tatanungin mo sa kanya, sa tingin mo, makakatulong ba sa'yo yung negosyo ipinersin ko? Right? Itatanong mo, sa tingin mo, makakatulong ba sa'yo yung business na ipinresent ko? Huwag ka magtatanong ng iba, o maganda ba business ko? O maganda ba itong pinresent ko sa'yo? Huwag. Magtatanong ka lang, ang tanong mo, sa tingin mo ba, makakatulong sa'yo ang negosyong pinresent ko? O ibinigay ko sa yung negosyo, ay ipinresent ako sa yung negosyo, makakatulong ba sa'yo? Pag sinabi niya, oo, makakatulong to sa akin, then that's the time na, ano ang pipigay sa'yo na gawin itong negosyo? Right? So, yun yung tanong, na tanong na ano ang titigil sa'yo para gawin itong negosyo. Kapag nagsabi sa kanya, ah, kasi wala akong oras, and then that's the time, paliwanag mo, ano ang titigil sa'yo na magbigay ng 30 minutes of your time on a daily basis or 1 hour of your time? Ano ang hadlang sa'yo para makapagbigay ng 30 minutes or ng 1 hour para sa negosyo mo, negosyo niya, I mean, yung pinipresent mo negosyo? Kapag nga nalaman mo kung ano yung titigil sa kanya, bakit hindi niya magagawa, bakit sinabi niya wala siyang time, then makapag-isip ka, ano po ang diskarte. Oh, pwede naman sabihin niya, wala akong hawak na pera sa ngayon. Alright? So, pag sinabi niya, wala akong perang hawak ngayon, okay, pwede mong sabihin, halimbawa, 15 days from now, may hawak ang pera. Pwede ba na ba natin pag-usapan kung sa araw na yon pwede ka na pong mag-join sa negosyong to? So, tatanungin mo kung kailan siya magkakapera or anong dahilan kung bakit wala siyang perang hawak ngayon. O pwede bang tanungin mo sa kanya na, maaari bang, pwede, let's say, 10 days from now or 15 days from niya, ibig sabihin ba niyan, mayroon ka na, maluwag ka na, at pwede ka na mag-join sa negosyong to. Diba? So, malalaman mo kung ano mga pipigil eh. Kasi importante ma-establish mo. Then, makaka-discarte ka kung ano yung mga dapat mong isagot doon sa tanong o sa rejection o sa posibleng tanong sa'yo ng prospect mo. Right? So, ibig sabihin, unang magiging rejection dyan, pwede magiging concern pala, hindi rejection, kundi yung concern niya, wala siyang oras, o kaya naman, concern niya, wala siyang pera ngayon, at yung prospect, wala siyang mga kakakilala. Pag sinabi niya, wala kasi akong kilala na pwede kong alugin ng ganyan eh. Siguro, ang tatanungin mo lang, pero meron ka bang kakilala na nangangailangan ng extra income? Siyempre, mag-iisip niya, meron mga kakilala. Then, pwede natin puntahan yung prospect mo, yung mga nangangailangan ng extra income din, nakatulad mo. Okay, doon mo malalaman na, yung kakilala, hindi problema eh. Marami talagang kakilala yung prospect mo eh. Ang kailangan lang malaman, tanungin mo kung meron ka bang prospect na kakilala na nangangailangan din ng extra income. Alright? So, ngayon, nakapag-present ka na
May closing muna, nagkaroon na lang ko yung closing. It's either sinabi niya sa'yo, mag-join siya ngayon o kaya naman 3 days from now o 5 days from now. Ang susunod mo ng tanong, ang ano dyan is, kung hindi pa, kung 15 days pa magde-decision, within 15 days, susunod na yung follow-up. Ipa-follow up muna siya kung ano ba ang status. Kasi sinabi, pinag-usapan nyo, na-establish nyo, na-close nyo na 15 days pa mula ngayon. So, follow-up. Kakaroon ka na sinasabi, tinatawag na follow-up. Yung follow-up na yun, ayun regarding dun sa closing nyo. Sinabi niya, mag-join siya within 15 days. Kapag sinabi niya, hindi ready yung budget niya, o kailan ba natin, kailan ba kita pwedeng tawagan? O kailan ba ang talagang ano? Kasi napag-usapan nyo na, napag-close deal na kayo, na sasali talaga siya. Ang importante lang naman yung pinag-desisyonan nyo na sasali siya. Okay? So marami ka pang pwedeng aralin sa negosyo to. Yung importante, day by day, daily, every day, na meron kang natutunan, meron kang nalalaman. At malalaman mo yan sa pamamagitan ng pag-attend ng trainings, ng mga seminars, and then at the same time, doing it, no, yung ginagawa mo na ito on a daily basis or basta in action ka na. Kasi hindi lang theory ang matutunan mo dapat, pati yung actual. Yung actual kasi yun mas makakapagbigay sa inyo ng kaalaman. Alright? So ako personally, ilang years din akong nag-engage sa network marketing business. As I've said before on my first video, nakaranas ako ng 7,500 pesos up to 20,000 pesos on a weekly basis. Of course, hindi naman naging madali yon kasi it took me 3 months para makakumita sa ganung klaseng negosyo. Pero nagtiyaga ako, nagtiis ako hanggang sa ma-experience ko nga po yung ganung klaseng income. So, mga kababayan, ang gagawin nyo lang po, mga kapatid, aralin, ano man ang negosyo, plano yung pasukan. Hindi po ito madali. Whether traditional business, network marketing, franchising business, kung ano man ang negosyo yung plano yung pasukin, ito ay pinag-aaralan. At alamin nyo kung ito ba ay scam o scheme. Kasi nahirap yung mag-judge ka na lang, ay scam yan. In fairness po sa network marketing, it's been for almost ilang years na rin ang network marketing dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, tagal-tagal na ng network marketing. And I would personally say that network marketing is a legit or a legal business, a legitimate business. So, hindi po siya unless meron po tayong, alamin nyo lang kung paano siya naging scam o scheme. Kasi personally, network marketing is not a scam. It is a legitimate business. So happen, may mga nagte-take advantage lang po. So sa susunod pong video, sa susunod pong pag-aaralan natin, paano ba nagiging scam o scheme ang isang negosyo o isang network marketing? Whether traditional or network marketing business, meron pong ganong klaseng kategory na. Pwede siya maging scam o pwede siya maging scheme. At yun po ang ating pag-aaralan sa susunod. Hopefully, nakatulong po ako sa inyo. So, magbibigay ng payo at opinion, and sana po kung kayo po ay interesado sa negosyo ganito, aralin nyo, pumunta po kayo sa mga marami pong company na nag-offer ng ganyan. And huwag po kung kami malimot, kung first time nyo po sa aking channel, mag-subscribe po kayo sa aking channel, XL Pinoy, and then kung pwede nyo po, share nyo rin po at ilike ang aking channel at meron po tayong mga susunod po mga video regarding po sa business information, financial information, and inspirational information na pwede po makatulong sa bawat isa sa atin. Alright? So, salamat po. Ako po si George Echeverre, ang inyong financial advocate, Filipino inventor, at entrepreneur.